Hi guys! At dahil meron akong batuan na nakuha, gagawa tayo ng kansi. Okay, meron tayo ditong beef shank, meron tayong langka, tanglad, sibuyas, kamatis. So, binoil ko muna yung batuan for 5 minutes. Ayan, tapos minash ko siya at syempre, ini-strain ko siya. Ayan, meron na tayong batuan sauce. Ayan, lagay ko muna yung iba sa bote dahil napakadami niya. Okay, umpisahan na natin yung pagluluto. So, meron ako ditong achuete oil. Siyempre, finay ko lang yung achuete sa oil. Siyempre nga, kaya achuete oil. Ayan, ilagay na natin yung ating achuete oil dito sa ating pan. At igigisa natin ngayon ang sibuyas at kamatis. Yun, wala tayong bawang, no? Meron lang ang sibuyas at kamatis. Ayan, para lang tayong nagsisigang. Actually, ang kansi ay sinigang ng bakulod, no? So, boiled chunk with batuan. Ganun lang kasimple. At syempre, merong tawag dyan yung tanglad. Yun, ang nagpapaamoy at lasa rin, no? Masarap siya. Ayan, ilalagay ko na yung beef shank. Ayan, isa-isa ko siyang ilalagay muna dito sa ating pan. Naluto na mabuti actually yung tomatoes and onions, no? So, ilagay ko na isa-isa yung ating shank. Ayan, nalagay ko na lahat. At pagkatapos, ilalagay ko ngayon yung pinaglagaan nung shank. Pressure cooker ko kasi to, no? Ayoko magpaka-banal sa 3 hours sa paglaga. So, pressure cooker ko to. Ayan. Tapos, nilagyan ko lang siya ng isang cube. Nakita nyo, hindi natunaw yung isang cube. Ayan. So, lalagay ko na ngayon itong tanglad natin. Ayan. Spread ko lang dito. Ayan. So, gamit ang likod ng ating knife, pukpukin lang natin siya, no? I-bruise lang natin yung ating tanglad. So, ito yung batuan natin na puree. So, gumamit ako dito ng 2.5 cups, no? 2.5 cups. Nilagay ko muna isa, tapos hinalo-halo ko. Pero, ang total is 2.5 cups. For 8 cups, siguro mga 7 cups pala to. 7 cups of broth, of the beef broth. So, ilalagay ko na ngayon yung ating pampalasa, patis. Ayan. So, probably nasa 4 tablespoons of patis. 4 to 5 tablespoons, no? Kasi nga madami yung broth ko. Pasensya na, dadalhin ko kasi ito sa tatay at nanay ko, magkakainan kami doon. Kaya marami akong niluto. So, lagyan natin siya ng 2 teaspoons of sugar. Ayan. Pasensya na rin. Bakit ako naglalagay ng asukal? Kasi po, ang asukal ay nagpapalabas ng lasa. Yan. Ang isa sa mga sekreto sa isang ulam. Ayan. So, lalagay ko na ngayon yung ating langka. Pasensya na rin. Ang lalaki nung gayat ng aking langka. Ayan. Kasi ang lalaki nung langka nung naibigay sa akin. Ayan. So, ilalagay ko lang siya dyan. Iboboil natin siya for another 20 minutes hanggat sa lumambot yung ating langka. Ayan. So, simmer natin siya ulit for 20 minutes. Antayin natin. I-cover natin. At ayan na siya. Ayan. Luto na ang ating kansi. At enjoy ngayong Sunday. Sana maluto niyo ito. Bye!